Yes guys, this is Kuya Notch and welcome to my channel, Notch A Cooking. And guys, nakita nyo naman ang ating burner guys. So ituturo ko pa sa inyo kung paano maglinis ng ganyang klaseng burner, ang ating heavy duty burner. So guys, ito ang ating empty bottled water. Bubutasan lang po natin to sa gitna. Ayan, tulad yan. Tapos, lalagyan po natin to ng suka. Ayan. So ayan na po ang ating bottled water na may suka. Then, alambre and steak knife. Ayan. Okay. Una natin gawin ay kunin natin ito at ilipat sa kabilang kalan upang sunugin ang mga sanhi ng mga pagbara. Yan, ano ba mga sanhi ng mga pagbara dyan? Yung mga umaapaw, like yung mga sauces, yan. Unang-una yan yung mga sauces, yan yung mga sanhi ng mga pagbara, lalo na sa mga restaurant. Yan, so alam nyo na yan guys. Kung napansin nyo guys, ayan, tinakip lang po natin siya sa kabilang kalan para sunugin din po natin yung mga nakabara dyan. So, susunugin lang po talaga natin yan. Ganun lang po siya kasimple. Yan. So, nire-recommend ko rin guys na before nyo gawin yung ganitong step, much better na hugasan nyo muna yung burner para matanggal na agad yung oil. Pero okay din po na idiretso nyo rin din naman. So, para lang din natin maiwasan yung paglakas ng apoy. So, warning guys, mabaho po yung usok na lumalabas dyan. Kaya dapat pag ginagawa po natin to ay naka-face mask po tayo. And make sure guys na alam nyo guys na ito ang ginagawa natin po ay delikado po ito. Kasi ano po ito, apoy, di ba? So, dapat yung marunong lang ang pwedeng gumawa nito guys, ha? Yan guys, kung napapansin nyo, umuusok na po yung bandang dulo ng ating burner. Yan po kasi napunta na po dyan yung oil na galing doon sa mainit. Ayun. So, kaya po na ano yan, umuusok. So, guys, warning lang ha, hindi natin kailangan paabutin dyan yung apoy kasi kakainin po niya yung usok na yan dahil ano po yan, para na rin gas yan. So, ano lang guys, ingat lang ang paggawa nito at hindi kailangan to ginagawa sa bahay. At dapat meron kayong exhaust fan. And at the same time guys, kung gagawin nyo man po ito sa labas, yeah, much better. Kasi delikado po ito kasi nga apoy, di ba? So yung marunong na po talaga ang pwedeng gumawa nito, okay? Kapag ganyan na guys ang itsura niya, ibig sabihin ubos na yung mga oil. So pwede na po yan. So yan, so anuhan natin siya ng suka. Look kung ano mangyayari. Tahin mo ito. Tanay mo ng stick knife. Tanggalin mo lang. Mas malambot siya. Linisin. So, ganun mo lang siya. Ayan na, natutuklap siya at look. Ayan na, sikita nyo. Pag nilalagyan siya ng suka, natutuklap yung dumi. Okay, next, tutusukin lang po natin yung mga butas. Ayan, gamit yung alambre. Tutusukin lang po natin yung mga butas, guys. Ayan, so, lahat yan tutusukin nyo, guys. Ayan, tapos, guys, saka po natin siya sabunan. Sabunan na po natin. At
Badlawan. Ayan, pagkatapos mo siyang tusukin ng alambre at hugasan, sabunan, linisan, ibalik mo siya ulit dito sa apoy. So guys, so ayan na yung ating bagong linis na kalamba. Okay?